maging liwanag tayo ng ating kapwa sa ating munting makakayanan upang magbigay sa kanila ng pag-asa at kagalakan. Lalong-lalo na sa panahong ito, na sa wari ko'y parang ang baba-baba ng energy at ng moral ng mga tao. Hindi ko alam kung napansin ninyo, pero hindi ganun kanaging masaya ang pagdiriwang nung nakaraang kapaskuhan. Hindi ganun naging masayang-masaya yung naging pagdiriwang nung bagong taon. Walang ganong namasko. Wala rin naman kasing nagpapamasko. Walang ganong nagpaputok. Sabihin na natin, eh Father, kasi naman pandemya, asa ka pa. Oo. Pero tayo pa ba? Tayo pa ba? Eh tayo nga, may lamay, may bidyoke pa. Tayo nga, may nagpapataya na, may mga nakahandusay na yung patay sa likod. Pag natapatan ng kamera, gumaganyan pa. Nagpapapicture pa, ngumingiti pa. Tayo pang Pilipino ang hindi makagawa ng paraan para maging masayang-masaya? Eh yun nga lamang, parang ramdam pa rin kasi natin yung bangungot nung nagdaang taon at tinambalan pa ng takot kung ano mangyayari ngayong bagong taon. Kaya ko sinasabing, I believe that people nowadays need, badly need encouragement, inspiration, kahit sa munti nating makakayanan upang makapagdulot sa kanila ng kagalakan. Lalong-lalo na sa mga taong may matagal lang pinagtitiisan at pinaghihirapan. Kung kayo po'y pamilyar sa basketball, pamilyar kayo sa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon ng isang team, yung first five ng isang team, yung mga magagaling, matamlay, walang kabuhay-buhay, walang groove, walang tempo, hindi nakakashoot yung mga inaakasahang makashoot, hindi makadepensa ng maganda, dahilan upang matambakan na sila. Kapag ganyan ang sitwasyon, ang gagawin na madalas ng coach, babalasahin na niya yung first five niya. Mag-aalis siya dyan, maglalabas siya, at magpapasok siya mula sa mga bench players niya. Sa pag-asang yung mabubunot niya, yung babalasahin niya, isa sa mga bench players niya ang magbibigay ng spark, ng inspiration sa mga nakapasok na kasama. Yung bang magic bunot na oras sa pinasok mo, makakascore ka agad. Oras sa pinasok mo, makakadepensa agad. Dahilan upang mahawa ang mga nasa loob na teammates niya. Magic bunot ang tawag dyan, di ba? Ganyan. Hanggang ngayon si Mark the Spark Kagiwa. O, di ba? Pagpasok ni Kagiwa, makakascore ka agad na ganun. Makakadepensa agad ganun. At sisigaw agad ang Hinebra! Hinebra! Ang mga madlang people na yan. Suddenly, magic. Magic bunot kasi yung team niya, habang di pa siya pumapasok matamlay. Pero pagpasok niya, nagiging buhay na buhay. Yung team niya, habang hindi pa siya pumapasok, ay parang pag-give up na. Pero pagpasok niya, aba, lumalaban na. At mukhang mananalo pa. Yun ang kailangan natin ngayon. People who will give us a spark of encouragement, of inspiration. Lalong-lalo na, as I said, ine-emphasize ko, yung matagal nang naghihirap. Yung mga frontliners natin, doctors, nurses, medtechs, mga pulis natin. Yung mga miyembro ng pamilya na nagsasakripisyo para sa atin. Alam po niyo kasi, yung ilang buwan na magtrabaho ka, okay man eh. Kaya mo pa yan eh. Nakukuha pa sa pahinga yan eh. Pero yung antagal na, nagtatrabaho ka pa rin, ibang klase na yun, mapapagod ka na dyan. Kapatid, pumapalya rin kapag walang patid sa gamit. Yung pakayang katawan ng tao, ang hindi pumalya kapag walang puknat ng trabaho. Siyempre, sasabihin natin, yung lagi kong sinasabi, Father, katawan lang naman ang napapagod sa mga yan, hindi ang kanilang puso. Ayan tayo eh. Kapatid, puso man, which means pasensya man, malasakit man, pang-unawa man, sakripisyo man, pagmamahal man,
napupush din ang limit yan kapag matagal lang nahihirapan. That is why, kung ang katawan dapat i-recharge, ganun din ang puso. Dapat bigyan ng inspirasyon, ng spark of encouragement ang puso na yan upang hindi panghinaan ng kalooban. And what the people need right now, kung napupuna po ninyo yung sinasabi ko, spark lang. Spark of encouragement, of inspiration. Yung analogy ko kanina, yung magic bunot, yung spark sa mga bench players na magbibigay ng inspirasyon sa mga magagaling na players, hindi maglalaon, ilalabas din yan at ipapasok yung mga magagaling talaga. Ibabalik yung first five talaga. Kaya, yung magic bunot na yan, hindi niya kinakailangang umiscore ng malaki. Ang kailangan lamang niya, mag-inspire ng malaki. Same thing with people who are sacrificing for us. Hindi naman sila papayag na tayo ang gumawa eh. Sila pa rin talaga ang gagawa. Pero malaking bagay kung mabibigyan natin sila ng inspirasyon upang lumakas ang kanilang loob na harapin pa ang marami pang hamon. Amen.